Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating studio, Elizalde Broadcasting mula sa Kalakang, Maynila. At syempre, sa ating pong programang Ibitalakayan. At pinagsasama na natin, no? Kasi wala ho tayong time masyado at may mga nangyari pong mga aberya. Kaya mamaya po, magkakadiskarte rin tayo after this Ibitalakayan. But then, siyempre, ngayong November 9, Thursday, 2023. Ayan mo, ah. Alam niyo po, maraming nagtatanong, sapagkat hanggang ngayon, ang gyera po dyan sa Hamas at sa Israel ay patuloy at hindi pa ho nagtumitigil at talagang patayang katakot-takot. At siyempre, marami pong mga sibilyan ang naapektuhan, mga bata, matanda, talagang hong kawawa naman. Nakikita po natin sa social media, sa mga pahayagan at lahat na. Alam niyo naman po, pagka may gyera sa isang bansa, eh, talaga namang kaawa-awa po ang mga sibilyan na hindi naman sila dapat na madamay dahil sa mga kaawayan na to. Dahil alam po natin anong nangyari noong October 7 na kung saan doon nagsimula ang hindik-hindik na labanan na kung saan 1,400 dead Israelites po ang namatay. Ang ibig sabihin yon ay ano po, ay yung kanila hong nangyari sa kanila, caught flat-footed sila sapagkat wala po silang kaalam-alam na susugurin sila o bibigyan sila ng malaking ng malaking problema nitong Hamas, no? Sabi ho, alam niyo po, galit na galit ang mga Palestinians sa mga Israelites. At sabi nga po, ang tingin nila sa mga Israel people, mang-aagaw ng lupa, yan ang sabi ng mga Palestinian. Sila rin daw ay mang-aapi, pumapatay, may mga nangre-rape ng mga kababaihan, kahit mga bata pinapatay. Para sa mga Palestinian o anumang mga uri ng Muslim, kasama na ang Hamas, na ang Israel ay isang teroristang estado, yan ang sabi. Bilang daw humagalaw dahil sa suportado raw ng Amerika. Sa ganitong pananaw ng Palestinian Muslim, sabi ho, gustong bawian ng lupa ng Palestino at patayin ang mga Hudyo. Parang mo ang dating yung anti-Semitism, no? Hatred para sa mga Jews, no? Tanong, ano ba meron sa Hudyo at yan na lamang ang kanilang kagalitan? Ano ba ang nangyari at naganap ang masaker noong October 7, 2023? Yan o ang pag-uusapan natin. Kasi bakit? Sangayon po sa mga intelihenteng mga bansa at mga pinag-aaralan ng pangyayaring ito, isinasabi ay ano raw po, failure of security, failure of intelligence, no? Yan ang sinasabi ho. Failure of intelligence, yung kakayahan daw ng isang bansa na malaman ang kakayahan ng kalaban para makapaghanda sa ganitong uri ng pangyayari. No? Ito rin ho ang tanong para sa atin. Ang Pilipinas ba ay may intelligence, mga sikat katulad ng CIA, may Central Intelligence, ang Intelligence of America, di po ba? Dahil po ang mga bansa pala, kinakailangan may mga intelligence sa Bureau para iyan ang mga ngalaga sa kahimigan ng bansa. Sa British Intelligence Service naman ay yung kilalang MIG, no? Familiar kay, para kung kayo ba ay familiar sa mga mga pelikula ni James Bond, no? Nung nag-umpisa yon, no? At doon parang ipinakikita.
sa Russia naman, siyempre, kanilang intelligence yun ay ang KGB. Mga isparo, mga babae, ang mga beautiful na mga kababaihan, mga queen personality, pero mga very little ho sila. Little. Ibig sabihin, mababagsik at saka matitinik, no? Pero mga beautiful ladies ang kanilang pinopronta. Eh, dito naman sa Pilipinas, ano ho ang meron sa atin? Yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Yan ho ang sa atin, no? At least ho, meron tayo, di ba? No? At ang sabi niya po, meron nga tayo dito, pero ang Israel, ano ang intelligence service? Bakit kung sila nalusob ng Hamas? Sa Israel daw ho, merong Mossad. Yung Mossad, Overseas Intelligence, Hamas, Military Intelligence, yung Shaba, Internal Security. Shaba, napasok nga sila ng Hamas. 3,000 ang nakapasok na Hamas na hindi ho nila namamalaya. No? Ang Mossad, may failure din. Hindi natunugan na may papasok ng mga Hamas, no? Eh paano nakakuha ng info? Ang karaniwang paliwanag po dyan ay mabagal ang chismis sa Israel. Walang chismas doon. Dito kaptulad sa atin, no? Hindi pa man dumarating ang balita, yung mga chismas natin, yung mga marites natin, no? Yung, ang latest, parang gano'n, no? Sa Israel ho, walang ganon. Kaya yung kanilang mga ganyang pangyayari, wala yung chismis-chismis sa kanila. Hindi ho uso yan eh. So, paano po makakauho sila ng info? Yung karaniwan hong paliwanag, yun nga, bagal ng kanilang walang chismisan kasi ron. Walang hindi makahatid, hindi ho makarating sa Israel pag atake ng Hamas dahil wala nga pong chismis doon eh. Hindi uso ang chismisan doon. Kaya nga, yan ang nangyari. At sinasabi ko na yung failure of intelligence nila ay wala. Hindi umubra. No? Hindi umubra dahil wala silang kamalay-malay. Parang caught flat-footed sila. No? At sinasabi nga po, yung paano makakakuha ng information sa Marites. Information, Marites, yung mga chismas, no? Pwede rin mo yun, nakakatulong doon, kahit ba paano, in a way. At yung mga bagong sources, yung OSINT, Open Service Intelligence. Example, balita sa dyaryo, mga broadcaster, yan mo yung OSINT. OSINT ba tawag doon? Open Source Intelligence, no? Example, yun nga, ako mismo, may mga nangyayari hong mga in the past few years o mga kailan lang, marami rin hong nababalita, pero hindi na ibabalita. No? Maraming nababalitaan, pero hindi ho na ibabalita. Yan. Marami hong ganun eh, no? Naalala ko tuloy nung ako po ay nasa ibang lugar. Nung ako ay nasa Amerika several years back, no? Sinasabi ho nila, mas marami pa daw alam ang mga Amerikano sa mga nangyayari, no? Kasalukuyan pong nangyayari yung kaguluhan diyan sa Mindanao, no? Ang sabi, mas updated pa daw ang Amerika sa mga news. Mismo yung anak kong nagsabi na kumbaga matagal na ho siya doon kaysa tayo. Bakit to? Parang nasusupreso yung mga news eh, di ba? Hindi na ibabalita. Yan ho ang mga kaganapan, no? At sinasabi mo rito sa sources, yung SOURES daw, Open Source Intelligence. Meron ding TechInc, Technological Intelligence, na nakaka-intercept ng mga naka-code na information. Yung mga coded information. Ba, uso ho yata ngayon yan, no? Example. Pero nung may nagsabi sa akin na ito raw nangyayari sa natin, sa ating mga Philippine Army, no? Mga kalaban ng mga taong labas, yung sinatawag na NPA, no? Example daw, sabi, nandito na yung mga berde. Pipinturahan na ba natin? Sabi ho, yan ang mga coding nila, no? Yung palang mga berde, ibig sabihin, dahil nakasuot sila ng berde, mga sundalo, no? Pipinturahan na ba natin? Pag sinabi palang pipinturahan,
babanatan na ba ng baril? Babarilin na ba sila? Yan. Yan o yung mga code na sinasabi. Kakatakyot, ano? Biro nyo, kung yung mga impormasyon na coded, hindi natin alam. Wala tayong kamalay-maya. Malay, no? Yung, yun naman yung kasama dun sa satellite, no? Kasama mo ba tayo sa satellite? Ang future ba ay may Star Wars? Yan o ang tanong. Yung Star Wars, no? Mga satellites na mga satellites ba ay information tools gathering lang o pwede bang maging weapon na iso ito, no? Sa Israel, yung iron beam na laser ang ginamit sa kanila, no? Ay sinasabi ho, kaya ang tanong, ang future ba ay may Star Wars, no? Human intelligence, mga taong marites talaga. Yan nga, kaya sinabing human, no? Walang tao na nakukuha na ng impormasyon ang mga Israelites. Kaya nangyari yung sa kanila yun. Kaya minsan nga, inuulit ko, yung mga marites, meron din yung kahalagahan. O, meron din silang magandang ibinibigay, no? Kasi kung meron mga lumalakad na chismis, at least maririnig natin, no? Parang nakapagbibigay ho sa atin ng pasubali, no? Ayan. Sa Hamas, walang lumalabas na impormasyon, no information leakage. Kaya walang tip sa Israel na may ataking gagawin. Kaya nga tayo na sorpresa mismo sila at tayong kahit na hindi tayo malapit sa kanila, na sorpresa tayo dahil wala man lang lumabas na magkakagirian ba sila or what, no? Kaya nangyari po yun no October 7, 2023. Dalawang klase po yung impormasyon. One, yung overt, open, visible, observable. Kukuha pa yun ng, halimbawa po yan, example yung kumukuha ng picture o nag-interview, yan yung sinasabi, open, visible, o overt. Meron naman ho yung covert operation, secret operation ho yan. Di nyo alam, spy pala, may mga spy ho sila, mga espionage, no? Di mo alam na yung palang kausap mo, ano na pala yun? Espia, no? At, so, yung mga final na tanong natin, walang makuhang open source intelligence, wala ding technical information na nag-gather ang Israel. Walang nagmarites, mahina ang chismis sa Israel. Lahat ng yan, puro negative ang nangyari. So, yung tatlong intelligence nila, nag-fail. No? Nag-fail doon. Kaya hindi nakatulong sa kanila ang mga yan. Wala. Lahat sila ay, nabigla silang lahat. So, yung mga ganyang pangyayari, kaya ho, hindi matanggap ng Israel na sila ay nalusob ng Hamas. Nang walang kaduda-duda silang namatayan ng napakadami. So, ano ang ibig sabihin nun yan? Could it be sila ay nagkaroon ng failure of intelligence o talagang hindi nila naisip na magkakaroon pala ng mga ganon? Dapat ho kasi yung mga intelligence works na yan, dapat hindi ho nawawala yun, di ba, sa isang bansa. Laging nandun, laging sila ay na nagmo-monitor sa kaligtasan ng kanilang bansa. Dito ba? Ganyan. So, ang tanong din ho natin, ito bang ating, nakakatakot din ho yan kasi baka mangyari naman sa atin, yung bang intelligence service natin dito ay mausay ba? So, mamaya ho, pag-usapan natin yan, break muna tayo, no? Dahil baka mamaya, mangyari naman sa Pinas yan, baka merong lumusog dito mga Chekwa, tapos tayo. So, break muna po tayo, pansamantala.